ano, magkakwento lang ng buhay. Ako pala si Harry Santos. Auto-share lang yan. Napinanganak po noong 1981 ng Narito. 81? At pinanganak po sa Pandaan, Manila. Ang tapang pala sa akin yan. 41 na yan. Abot po kami magkakapatid. 1980. Pangatlo po ako sa panganay. Tatlo po kami lalaki at isang babae. Gusto ko lang po sabihin na hindi po ganito madali ang narating ng Ariel Santos. Kaya po ako nandito ngayon. Pagka-diluwento po sa inyong lahat, bukan po ang aking pinanggalingan, baka marami po sa inyo, hindi po makapaniwala. Dahil kahit po ako, nung narating ko po ang posisyon na to, hindi rin po ako makapaniwala. Pero isa po ang aking motto, sabi ko sa sarili ko, wala pong imposible sa mundo, basta gugustuhin natin, kasama natin siya. Tama! Pinanganak po ako sa Pandaan, Manila, sa Meriles po. At ang tatay ko ay security guard ng DOH. At ang mama ko po ay housewife. Pero pareho po silang athlete. And by the way, ang tatay ko ay naglaro po sa Rico. Sabi po ng PSBA. Basketball, volleyball din po siya. Ang mama ko naman RP team ng volleyball. So may dugo na po kami ng atleta. Pero noong time po na yun, hindi po kami ganun kayaman. Pero masaya po ang pamilya namin. Yun po yung yaman namin kahit wala po kami masyadong pera. Pero masaya po kami. Ang pwento ko lang po sa inyo nung umpisa, nasa Pandaan po kami, 8 years old po kami. Bigla na lang nag-aakot kami ng gamit. Meron isang truck, hinahakot yung gamit namin, papunta po ng Pampanga. Yan. Tinanong ko sa tatay ko, bakit kami lilipat? Kasi nga, security guard, kaiba siya ng Cristino, papunta ng Pampanga. So, nung napunta po kami ng Pampanga, umuupa lang po kami. Ngayon, palibago pa rin isama, mabuli naman ho. Noong time na yun, busy ang mama ko at papa ko. Iniiwan lang po kami sa lang ng bahay pagka nagkaroon po silang mga liga, basketball o volleyball. At kami po mga kapatid, nandun sa lang ng bahay. Iiwan po niya ng mga pagkain o itlog. Ganyan, puro itlog po. Parang itlog namin, parang limang tray. Kasi mawawala po sila dalawang linggo. Dami. Hindi po sila uuwi. Ngayon, nakalak lang sa bahay, hindi kami lalabas. Pero yung disiplina po na tinuro niya sa amin, kung paano mag-ingat, na paano makatagal, ganyan. Masalbay po namin yun. Wala po kami reklamo, basta alam namin. Uuwi rin sila. Nung nasa Pampanga na po kami, doon na po pumasok yung nag-aaral. Tapos ako, siyempre, pagka mga ganyan, mga kapitbahay nyo, kikilalanin mo, makikisama ka, para ka makaaway. Kasi yun ang tinuro ng tatay ko eh. Kailangan marunong kayong makisama para wala kayong makaaway. Kasi yung tatay ko, siga rin dati sa Pandaan yun eh. Pero hindi niya tinuro sa amin yung kasigaan niya. Kasi walang maridudulot na maganda sa amin yun. Puro away na ang mangyayari. So yun na, nasa Pampanga na kami, ito po ang naranasan ko. Natuto po akong magbakal bote. Alam ko po ang kilo ng bakal. Alam ko ang kilo ng plastic. At alam ko rin po paano ibenta ang tanso. Ang tanso ko ng mga nakikita niyo po mga wire dyan. Susunungin pa yan. Bago may ibenta po ang tanso. Bago kinuhin. And the Spider-Man. Hindi ibenta kinuhin. Nang may bakit sa mga ano? Sa mga hindi po nakakala. Ang tanso kasi mahal lang eh. Parang 8 pesos per kilo. Ay, pwede isang guhit kasi hindi naman siya ganong kabigat. Dumaan po ako dyan sa pedicab, naging pedicab driver din po ako. Nagtigla rin po ako ng mga inihaw. Tapos, nag-igip-igip din po ako. Naging utosan po ako sa barrio namin sa Pampanga. Alam niyo po yung utosan? Yung inuutosan ka bumili ng burger o ng ano man, soft drinks, ng kiss-kiss na soft drinks. Parang siguro lang pangalala tayo. Tapos,
bibigyan po nila ako ng pera para magawa ko po yung utos nila. And then, umabot din sa point na nagpatibahay, papalinis, tapos iba magpapaigil. Kung naalala ko po rin, pagka nangigib ako, lahat ng mga walang laman, kasi may kaya sila, ayaw nila mangigib. Sa poso lang ko yun, ha? Poso, binubomba. Ako po mangigib. Container yung mga binubuhat ko, ha? Sa mga malitin nga po yung pako pagka binubuhat ko yung mga timba o container, yung kulay black. Pero pagkatapos doon, hindi ko nararamdaman yung pagod kasi ang nararamdaman ko, nagkakaroon po ako ng konting pera para makatulong po ako sa pamilya ko, sa mama ko, sa papa ko. Kasi hindi po kami ganun kayaman eh. Si papa lang yung kumakayos. Si papa, ginagawa niya yung paraan para buhayin si mama. So, ang sarap po kasi ng feeling nung time na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Nung time na first time na binigay ko ang mama ko ng talampakan. Pero sa mga nakakalan ko, ko lang po yung talampakan. Yun po yung pagkain tinapay na otak. Na ngayon maliliit na dati sa tawag po doon, talampakan. Nakibili ko kasi paborito po ng mama ko yun. Binili ko po yung mama ko noon. Ang sarap pala ng piling na tuwa-tuwa yung mama ko. Paano ko lang kinuha yung pera? Paano ko lang sakuha na po? Saan daw ako kumuha ng pera? Ayun, ang nalaman ko, mas lalo ko nagpusige. Mas lalo akong gumawa ng paraan para kumita ng pera. Pinasok ko yung pedicab, pinasok ko yung car washer, pinasok ko rin yung matinda ng mga prutas sa loob ng school. Habang grade 3, grade 4, grade 5, ginagawa ko po yan hanggang grade 6. Wala po akong pakilam sa mga classmate ko kung nakikita nila ako yung babat ng buto o nakikita ng mga ganyan. Kasi ang alam ko, sabi ng papa ko, basta parang marangal ang ginagawa mo. Walang masama doon. Believe niya ako sa'yo, bata ka pa, marunong ka na kumita ng pera. So pinanghawakan ko po yun. Kaya wala akong pareho sa mga namin ng classmate. Nagbabatihan pa kami, sinasakal ko sila, pasayaro ko sila. Importante, makaipon ako ng pera. Kasi nakita ko yung papa ko, gumagawa ng kawayan. Nag-iipon ng 5 piso. May binutasan yung kawayan, bamboo. Ginawa niya alkansya. O sabi ko, gusto ko yung mag-ipon na. Para at least, may maitatabi akong pera. Hanggang ngayon ho, kahit sabihin yung medyo nakakakabutan sa buhay, nag-iipon pa rin talaga ako. Kasi hindi natin masabi. Pwedeng bumaligtad ang bangka mo. Dapat ready ka pa rin, di ba? So, noong time po na yun, pagin naging normal sa akin, ending, wedding, pinasok po yan. Ganapunta ng basketball eh. Tsaka yung paglalako, pati nga orchids, nilako ko sa daan eh. Pero yung tatay ko, hindi na kami binabawala, hinahayaan lang niya kami. Patawid-tawid ko rin pagka mga mag-aarap kami mga nangangalakan. Mag-aarap kami mga bakal, bote, dyaryo, dyan, sa. Sabi yun, pupunta kami sa mga gas station, hanapin yung mga lagay ng langis. Tapos ilalagay namin doon sa cart namin. Ibebenta namin yan. Ganun yung buhay ko noon. Every day, maghahanap kami ng pagbebenta, maghahati-hati kami magkapatid. Tapos itatabi namin yun. Hindi kami, kumbaga wala kami short at kadinaanan. Tapos, dumating sa point na nawala na yung papa ko, namatay ang papa ko, to year 2000 ko. Sobrang bibig po ako sa pagsano, sa oras ko sa papa ko eh. I-share ko lang buhay sa inyo, isa rin po kasi yun, ang dahilan para mas tumatag po ako at mas maging eager to pa rin o ayusin ang buhay ko na nawala yung papa ko. Kasi yung papa ko nung number one fan ko, nung nagsisimula pala ako paglaro doon sa barrio namin, sa Pampanga. Tuwan-tuwa ko pag nanonood siya, yung bilig-bilig tatay mo sa'yo. Walang maibang magaling kundi ikaw. So, kaya lang, sa hindi inaasa ang mangyayari, kinuha po ang papa ko ng year 2000. So, at age 17 ho. Ang nangyari, si mama, housewife, ako po yung naging breadwinner nila. Basta ang sinabi ko lang doon sa
alam ng kataon ni Papa sa kabaong niya na gagawin ko yung paraan. Gagawin ko lahat ng paraan para di mapabayaan si Mama. So, di ko alam kung ano yung gagawin ko pura. Nang alam ko lang, naglalaro po ako ng basketball noon. Pero alam ko po, gumawa ng pera sa mag-anong paraan. Magbenta ng mga talahal, mga ganyan. Mag-apply ng mga trabaho. Yun lang po alam ko noon. Di ko po pinangarap pa maging basketball player. So, dumating po sa point na yun lang, yung 2000, namatay ang papa ko. God is good. Dumating po yung tatay-tatayan ko. Nag-alaga po sa akin. Kaya rin po ako nandito ngayon. Special mention ko na rin, no? Ang governor po ng Pampanga na si Delta Dennis Pineda. So, dami po yun ang player. Ako po yung player na kinukup niya. Dahil po doon sa isang ability ko na magaling sumupalpal sa game, sa basketball. Yun po yung nagustuhan niya. Pero dahil po namin player, mga 50 po kami. Ako po yung kinukup niya. At pinatira po doon sa loob ng Pampanga. Sa compound niya, laki na lang bahay ko. Kung tuwa po ako. Tapos binibigyan niya po ako ng suporta ng mga financial. At yun po ang binibigyan ko sa mama ko. E dumating din po ang point na naglaro na po ako sa FPU. At bago po ako maglaro ng FPU, dapat po ang FPA po ako noon. What? Kasama ko po si Nato Agustin. Yan. Tatay ni Jacket Aguilar, dapat may teenage ko pa at age 17 years old. Pero sabi ng ating tatayan ko, bigyan po niya ako ng advice. Mag-ano ka muna, mag-college ka muna, maglaro ka sa UAP o kaya SAP, mamili ka ng school, marami kong buwas sa'yo. Tapos sabi ko, sana mo boss ha, 40,000 din yung offer sa akin ha. Malaki matutulong sa pamilya ko noon. Sabi ko sa tatay tatayan ko. Pero sabi niya, ang maintindihin yun. Andito naman ako, at kikitain mo yan, mas higit pa. Sabi ko sa akin, okay tayo, wala naman akong problema eh. Basta sinabi nyo, sino ba naman ako para sumuway pa. At alam ko naman na mas alam nyo kaysa sa akin. So yun ang nangyari. Namili ako ng school, nagtutawa ng Lasal, Ateneo, UE, Binil. Huli-huli pa ako ng FPU. Dapat yung school na pintahan. Ibig sabihin. Yung po yung napili ko kasi may mga kapapa ako doon. So, napili ko na po yung FPU. Transfer lang siguro. Kaya? Allowance lang ko, di pa ako nandito. Alam mo, first year sa FPU, second year sa Lasal. Magaling lang po sa bahay natin, sa Pampanga. Pero dito sa Manila, wala pa ako napapatunayan. Kaya yun, sumikat lang po ako. Dumating sa point na yung allowance namin kulang pa. Siyempre, bisan yung tulong ng tatay-tatayan ko, kulang din. Dahil nahihiya po ako laging humihingi rin ng pera. Dumating sa point na hindi ko makalimutan yung allowance po ng FPU na inuhulog nila sa ATM para mga 4,000 pesos lang po yun eh. May allowance ako eh. Kaya kasama ko po ang mama ko noon. By the way, yung mama ko rin ho, passed away din ho noong 2016. So, uli lang na po ako. Nung buhay pa ang mama ko noon, yung 2001 yata yun. Nauna namatay yung mama niya. Masaya nasa ako po yung ATM, sinabi sa akin pumasok na. Ang problema, saktong pamasahe lang yung dala namin ni mama. Hindi ko talaga ito makalimutan. Tapos sabi ko, mama, sama ka ba? Meron, andyan na yung allowance ko 4,000. So, inaasahan namin yun. Kaya lang, sa hindi inaasahan pangyayari, hindi pa po pala pumapasok yung 4,000. Naku, sabi ko. Naku? Sabi ko, tinawagan ko si Ma'am Josie, nag-aasi-aasi ng mga account namin, bakit wala pa yung pera sa ATM. Naku ma, paano yan? Sakto lang yung pamasahe natin eh. Wala tayo pabalik. Naku, ano ba naman yan? Sabi ng mama ko, ano ba naman nangyayari sa buhay natin? Naku? Paano tayo uuwi yan? Eh, ang ngayos yun eh. Lakad. Kami nakatira ko sa Mexico, pantakakin ng time na yun. Layo. Lang yung parang iniwan ng tatay ko ng bahay at lupa. No? Parang aware lang sa kanya dahil sa tagal na lang nagtatrabaho sa DOH. Ito na yung nangyari. Naku. Kailangan natin lumakad ng konti kasi pamasahin natin yung time na yun. 6 pesos na lang, dalawa lang tayo. Magkakandong na lang tayo. Wala tayong choice kasi hindi naman kami niwawan. Ayoko naman mag 1, 2, 3. Bawal naman yun. Masama yun. So, yun na. Doon tayo na sobrang dream na dream kami. Lakad namin, napakalayo ho. Para lang makasya yung pamasahin namin. Napakalayo, lakad kami ni Mama.
si mama sa parang wala na siya sa sarili. Naiiyak na siya. Awang-awa po ako sa mama ko. Hindi ko siya matiis tingnan nung time na yun. Now, nag-drama na tayo. Kasi pasensya na ako ha. Kasi talaga ako namin lang. Masyadong emotion na nangyayari sa buhay namin. Tayo na yun. Naglakad na po kami, nandito po kami sa jeep. Sabi niya po sa akin, Arwin, hanggang kailan kaya tayo ganito? Na ako? Sabi po, hindi po ako mapagsalita nung time na yun. Kaya pala nag-change si Arwin, friend. Alam niya na, iyak siya. Kaya umano ng Diyos. Kaya pala nag-change na itim. Kaya natin ito. Nagsubo ko lang ito eh. Kaya nung nasa review po ako, wala pa akong pakiram sa hirap at pagod. Haharapin ko. Dahil isa po yung sa motivation ko. Maangat ko po ang mama ko, tulungan ko. At mga kapatid ko na rin, at the same time. At galing doon ko, hindi po ako nabigo. Maganda po ang aking karera sa UAP, nag-champion, nakilala, sumika, nag-MVP. At sa lahat po ng mga achievements na nakuha ko, hindi ko po yun ipinaghihayabang. Hindi ko po yun sinilalagay sa ulo ko. Yun po yung pinagpapasalamat ko kay Lord dahil ginamit niya po ako. Naging instrumento po ako at napili niya po ako daling doon sa sitwasyon na yun. Dahil naniniwala po ako sa kanya. Malakas po ang faith ko sa kanya na naniniwala ko lahat ng tao na magtsatsaga at nagsusundikap ay pinagpapala. Kaya naniniwala ko sa RC Represent Men's Corporation na kaya nyo rin. Walang imposible sa mundo basta gugusto rin natin. Walang imposible. Tapos, dumating sa point na yun na nandito na ako ngayon. Nagpapasalamat ulit sa inyo na sana ma-inspire kayo sa mga konting kwento ko